Kumusta po kayong lahat? Happy New Year! At napakasaya po ng ating broadcast sa araw na ito kasi natapat po sa unang araw ng 2011. At masayang-masaya po ako sapagkat kasama natin sa araw po ito ang ating mga co-host at din po mga kaibigan natin, Brother Joe Rillasa at Brother Roger Miguel. Isa pong buhos na buhos na mayamang pagpapala para sa unang araw na ito ng 2011 ang sumayon yung lahat. Happy New Year po sa lahat at bagamat po marami sa inyo ang hindi pa natutulog marahil o ang iba'y napuyat dahil sa nag-celebrate, nag-bonding ang family para po sa New Year celebration natin, ay bumabati po kami ng isang napakasaya, mapagpalang umaga sa inyo lahat. Yes, and Brother Joe, Brother Mel, Happy New Year. New Year. And sa inyo rin po, Happy New Year. I hope talaga nga nagkaroon kayo ng you celebrated the New Year in a very happy and joyous times. At ang family ko po at ako ay taos puso bumabati sa inyo as well. Brother Joe, Brother Mel, kakaibang episode natin ito ngayon. So, bakit naman? Well, because it's a New Year's episode and mukhang maraming mga, you know, ginawa ang ating mga... Magkakasama tayong tatlo ngayon, ano? Ang totoo niya, kinakabahan ako. Kasi iba ito dun sa ginagawa ko pagka nagte-tape kasi lesson yan. Pero ito, walang inihandang lesson. Kaya may mga tanong daw. Pero may inihandang silang tanong. Ano, may tanong, yun, doon ako kinakabahan yung mga tanong. Baka hindi ako makasagot ng ayos. Tela nyo, kasi ang sabi ng ating producer, marami daw nagsasabi na lagi na lamang tayo nagtatanong sa ating mga guest, ano, na lagi na lamang natin silang binibigyan ng katanungan para din naman sa kapakanan ng ating mga manood. Tayo naman daw ang tatanayin ngayon. Ang pagkakaiba lamang, hindi ibinigay sa atin beforehand yung mga questions. Oh. At hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam kung ano ang itatanong. Kaya sabay-sabay nating marinig sa pagbasa natin yung mga tanong na kailangan nating sagutin sa ayaw natin at sa gusto natin. Parang ano, parang beauty pageant, no? Na, di ba, impromptu. Patatayuin muna yung contestant pagkatapos at saka bubun. Ganun yun. Eh, kaya nga ninenervyos ako doon. Hindi, baka pwede naman pagka hindi mo nasagot eh. Pasa ko na lang sa'yo. Okay. Mas masagay sa akin yung counseling na lang, Brother Roger. Counseling, madaling sumagot. Pero ito iba, hindi mo laman tanong. Then nasa harapan ka ng... nasa television ka, kakaiba yun. Eh, okay lang. Narito na yan eh. Okay. Simulan natin ang tanungan. In-explain sa atin ang ating producer na tatlong segment ang ating tanungan. Una, yung dalawang question na dapat nating sagutin lahat. Yes. Okay? Mm-hmm. Sa pangalawang segment natin, bubuno tayo sa isang bowl at sasagutin natin kung ano ang nabunot natin doon sa ano na pick up natin. Nabalita ko nga yun eh, no? May mga ano nagka... Tika mo na, may ikatlo pa. Tika mo na. May ikatlo pang segment. May pangatlo pa. Sasagutin natin ako kasi ito eh. Yung nabalitaan niya, sasabihin ko muna. Delikado tayo. Sasagutin natin ang mga tanong from our televiewers. From viewers, ano? So, ito na sa akin yung tanong. Ano? Ito na yun. Okay. At promise, hindi ko alam ang mga tanong na ito. Walang nakakalam sa atin. Walang nakakalam. Sinisilip ko kayo. Yun nga yun na sinasabi ko kanina. Nauna lang ako eh. Nanabalitaan ko talaga. May mga nag-post right, ng call sa Facebook. Tama ba yun. And, yan yung sigurong sinasabi. Ito na yun. Okay. Kanina ko pa nga inaano eh. Brother Mel, tinatanong ko nga kanina, ayaw talagang ibigay sa akin. Kaya kinakabahan ako talaga. Kaya sige, tinanong po natin. Brother Mel, ikaw ang unang sasagot. Okay. Sabi ko na. Okay. Nam, ito ang unang tanong. Segment. Ayan, one. Ilang years na po kayo married at paano po ninyo i-describe ang inyong married life? Paano po ninyo napapanatili ang init ng pagmamahala ninyong mag-asawa? Brother Mel? Hindi niya, no? Well, sana tama ang sagot ko. 27 na. 27 years na kami magkasama, Mr. Bess, sa biyaya ng ating Panginoon. At syempre, ang susi niya ng ating Panginoon Diyos na pinagtitibay niya ang aming relationship. At siya ang talagang dahilan kung bakit magkasama pa kami hanggang ngayon. At yung pagmamahal na nasa puso namin. Kung ilalarawan ko yung pagsasama namin, Brother Joe, sa mga seminars, Brother Roger, ay sinasabi ko na makalangit yung aming relationship. Heavenly. Heavenly relationship namin. Hindi ibig sabihin nun, walang
pagkakamaling ginagawa, mm-hmm. kundi ang point yung 1 Peter 4:8. Ang sabi doon, love covers all multitude of sins. Mm-hmm. So nakikita namin sa Satisa yung kabutihan na naming dalawa. Mm-hmm. Hindi na po yung anumang mali naming dalawa, mm-hmm. hindi namin kinakapitalize yun. Mm-hmm. Ang kinakapitalize namin yung magagandang katangian naming dalawa. Na siyang dalang kung bakit napaka-tindi na po ng relationship. Napakaganda. Brother Roger, ikaw, paano mo di-describe at paano napapanadili ang inyong relationship? Ay, yung ilang years, hindi na kailangan. Oh, tanong mo na yan. Baka magkamali ito. Well, kami ni Mrs. is actually 24 years na kami. Ah, 3 years lang man sa'yo. 1 year na lang eh. Ano na eh? Silver. Oh, silver na. Kasalan niya, Brother Roger, kasalan. At kumbinado po kayong lahat. Hindi, panibago sa panibago kasal. Silver body. Okay. Kumbinado. Ngayon pa lang po, kumbinado. Lahat ng nanonood. Yeah. Alam mo, yung sa amin, paano namin napapanatili yung closeness ng aming pagsasama. Right. First of all, yung submission niya at saka yung pagmamahal po. Kasi, at isa pa, it's not just that, kundi I guess yung third person sa marriage. Of course. Always paborito ko yung nakita ko sa iyo. sabi ko, kailangan talaga na si Jesus Christ nandun sa marriage ninyo. Yes. It's all about Him actually. It's not all about us. Eh. We cannot sustain the marriage life ng ganung katagal kung tayo lang. Christ is always present. Sabi ko nga, minsan sinasabi ko, baliw yung asawa ko eh. And baliw sa kay Kristo. I mean, wow. He's really crazy for Christ. That's right. And iiwan nun lahat ng gawain once na talagang para sinabi mo may gawain. That's good. Yeah. Okay, napaka-busy po ninyo sa trabaho at ministry. Sasagot ka din. Ganun ba? Oo. Oh, hindi ko lang nagkatanong dito. Ang perya. Sagutin na. Parang kami lang nasa makakalagot dito. Okay. Ilang taon na kami, 1993 kami kinasal. Uh-huh. At this month ay magdidiwang kami ng aming kasi 1993, 2011, bilangin nyo, yun na doon na kami, ganun na kami kahaba. Kinaisip ko pa. Di ba? Okay. May kalpilihan ba dyan? So 1993, 2011. Okay. This month po, January. Yeah. Paano ninyo napapanatili ang init ng pagmamahalan? Yeah. Yan pong basic. Kapag hindi nakakaunawaan, forgiveness, understanding, pagpapatawad, pag-unawa, at patuloy na pagmamahal, patience, basic. Yung bang alam mo na dapat mong gawin lamang kapag nagkakasala, magpatawad, kapag medyo nagkakaroon ng kakaunting mga tampuhan, patience, o hindi gustong ugali, patience, gano'n lang. Just apply what siguro yung 1 Corinthians 13 na naroon lahat, yung love is kind, love is patient, love is long-suffering. So, okay. Hindi naman pala nakakabay yung mga. Hindi naman. Parang relax. Mahirap lang. Kayo, siguro medyo palalim ng palalim. Kaya yun, hindi natin alam. Pero yung mga tanong na yan, sa tingin ko, okay na rin po mga tanong na yan, di ba? Okay. Pero bago po tayo pumunta dun sa susunod na segments, atin munang pakinggan ng Eco Kids, Economia Kids Choir. All been waiting for. The Lord wants to come in your life to give you more and more. He wants you to know He could be your all and all. Please open up your heart, this Christmas here is gone. The
Salamat sa Eco Kids and ang cute naman ng mga bata niyan, yes, ha. Brother Joe, Brother Mel, if I am right sa instruction na binigay kanina, narito ang mahiwagang bowl, mm-hmm, and bubunot tayo ng question. Pipili na question, kung ano mapatapat sa yung question. Ang sabi dito, dapat daw ay buong katapatan mong sasagutin. So, manumpa muna tayo. Yeah. And nothing but the truth. So, pero, sige, buong ka na, Brother Roger. All right, sige. Ikaw ang malakas ang loob, eh. So, naku. Mm-mm. All right, here's the question. Yes. Paano mo i-describe ang iyong relationship sa iyong mga anak? Mm-hmm. Takot ba sila sa iyo o malaya silang magsabi ng kanilang damdamin? Naku, basta sa mga anak, you know, ang relationship namin is close yung mga anak, parang kapatid lang. Oh, parang okay, kapatid nga, eh. Parang kapatid lang sila. Parang silang tatay mo. Every time. Kapatid lang, Brad. Pagka dumarating yan sa bahay. Sila nasusunod sa bahay. Yakap yan. Yakap halik. Yakap. Basta minsan nga, lalo na yung bunso ko eh, talagang ayaw humiwalay pagka bagong dating sa bahay. And hindi sila takot. Yes, nako, eh, minsan nga ako patakot eh. Nagulo na tayo, no? Talaga, patakot na magulo eh. Inihuli mo na. Pero actually, yung relationship namin, talagang ano, pati, minsan nga, pati mga boyfriend at saka girlfriend napapag-usapan, yes, namin eh. So, that is really very, very close. It's a friendly talk. Oh, with very intimate. Intimate. Okay, next. Siguro. Ganyan din yung sagot ko. Ako rin, ganyan din. Hindi naman ba? Ganyan din. Mas kabado ako dito. Pareho tayong anak eh. Kanina, okay na okay ako eh. Relax eh. Ayan. Magbabaguhin ang tanong, Brother Mel. Ito po yung tanong sa akin. Mm-hmm. What brings you great joy and what brings you great pain? Buti talaga din ako. Well, kung ito'y sa family, of course, yung makita mo yung mga anak mo na fulfilled sila sa buhay. Ako si Bessie, everyday ang aking goal everyday kay Bessie, maging masaya siya. Mm-hmm. Hanggat ako'y nasa bahay, gusto ko masaya siya. Kasi dapat ang God tsaka ako ang source ng joy, mm-hmm, ng aking may bahay. Pagdating sa ministry, yung joy ko, of course, yung makita mo na ang church ay maayos at ang mga souls lumalapit sa Lord, may mga backsliders, mm-hmm, may mabalik sa Panginoon. And then yung pain ko, of course, yung mga part na mga kumisan nakikita ko parang hindi nangyayari pa yung mga pangarap ko sa buhay. Mm-hmm. At kumisan, siyempre yung relationship with other leaders, mm-hmm, na kumisan ay nakakaroon din ng parang hindi maayos na relationship. Ganun ba? That's very painful, mm-hmm, sa akin. Although, it's another step for maturity. Mm-hmm. At, well, hindi ko sinasabing hindi ko dapat daanan yun. I have to para lang mag-mature ako. Yun po yun ang aking mga joy and that's pain. Good. Yeah. Handa na ang EFVV. Mm. Diba? Okay, panibago na naman tanong sa iyo. Hindi ko na naman. Bakit EFBB? Palagi mo kinakalimutan ang sarili mo. Ano? Okay. Kung hindi po kayo naging pastor, mm-hmm, ano po kayo sana kayo ngayon? Mm-hmm. What is your other passion in life? Negosyante. Abogado. Marahil, actually hindi ko alam. Ano kasi? Hindi alam. Ako nag-try akong mag sa iba, no? Mag-aral ako ng iba, pero talagang ang una kong ang heart ko talaga nasa ministry, mm-hmm, ano. Nag-aral ako ng accounting. Gusto ng magulang kong maging lawyer yata ako nung araw. Mm-hmm. Pero parehong hindi. Pero baka either na ako, CPA lawyer, kasi gusto, nag-aral ako ng, mm-hmm, ng accounting, tapos lawyer, CPA lawyer siguro. Mm-hmm. Pero baka lang yun. Uh-huh. Tuloy na po tayo. Okay, so yun na yun. Okay, so before we continue on sa segment na ito, we would like to present ang isang very, very special number from, mm-hmm, the EFVV Choir. Yes! Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. Oh,
was his successive journeys run. His kingdom spread from shore to shore, till Moesha was and reigned no more. Let every creature rise and bleed, his faithful orders to our King. Ancient in sand its songs again, better prepared the Lord of men. Crown him, 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 and maraming salamat po sa EFVV Choir at tunay po na ako'y laging na-inspire kapag po napapakinggan ko ang kuristang ito. Yes. Ito po ang isang segment ng Asin at Ilaw sa oras na ito na nakakakaba po para sa amin. Bakit nakakaba? Kasi noong pong November ay nag-post po ng announcement sa Facebook at sa iba pang sites sa internet para tanungin ang ating mga televiewers. Yeah, right. No? At ang nakalagay nga po doon, questions you have always wanted to ask Brother Mel and Brother Roger, but we're too shy to ask. Yes, sir. Dito na nga po sa segment na ito, sasagutin natin ang lahat ng mga katanungan nila na ano nga kaya ang mga katanungan nila? Yes, sa mahiwagang... wala pa pong nakakakita sa atin ng mga katanungan. honest to goodness, wala pa po. Sikreto po talaga. Pero siguro, Brother Joe, Brother Mel, siguro pasalamatan natin. Yung mga nag-response sa announcement na sinabi mo kanina. And nagpadala ng mga questions. Oh, salamat. Alam mo itong mga questions na ito, halo-halo. May mga pang-isahan lang, you know, pang personal. Para sa atin lahat. At merong pang-lahatan. Alright? Palagi ko po ang dapat mo simulan na. Si Brother Joe muna. Hindi. Lagi na lamang ako yung ano. Mel draws first. Oo, ito muna. Ikukuha kita ng katanungan. Ikaw na Brother Joe. At ikaw na muna. For all. Yan. Sino po ang favorite singer ninyo na hindi Christian? Uy. Or secular? Okay. Hindi Christian? Mabanggitin pa ang pangalan? Oo. Ma'am producer? Mabanggitin pa ang pangalan? Okay. Mabanggitin ang pangalan. Singer. Pero Christian siya eh. Pero ako si Martin Rivera. Ah, okay. Pero sabi dito, dapat ano eh, isa siya sa aking ano, talagang hinangan. At alam mo, kumakanta rin ako eh. Ng Martin Rivera. Ah, talaga? Oo. Oh, oh, Be my lady. Diba? Kasi tuloy ko. Okay. Oh, for all. Okay. Brother Jerry, ako naman. Ba't talagang hinuloy? Amara naman ako. Come to me and take my hand. Okay. Ayan, tama yun. May background na ako na sasalita ako. Brother Jerry, baka humama. Ako actually, ano eh, duet yung aking favorite. Okay. BG's. Simon and Garfunkel. Ah. Yung kumanta na The Boxer. Sample. Sample. Kunti lang, The Boxer. Oh. Ano na nga ba umpisa doon? Okay. Ba't talaga bang pilitan to? Mabilis na ito sa Stands the boxer and the fighter by his trade, and he carries a reminder. Yes! Of every love that lays him down. Oh, tama rin. Okay, galing! Hindi mo! Next question na tayo. Okay, teka muna. Kayo pa. Teka muna. Sino ang favorite singer ninyo? Hindi mo pala sasagot yung tanong. Gaya ito po yun eh. Bilisan natin. Sa nakalipas yan, no? Nung di pa ako Christian, si Cliff Richard. Sino ko yun? Sino ko yun? Sample. Yung kanta niya yung, I believe yun, isa sa mga kanta yung Windmills of Your Mind. Ah. And the windmills of your mind. Ay, oh. Sana naman sa susunod ay maikli pa rin. Oh, for all na naman. Ano po ang dalas ninyong pag-awayan ng inyong misis? Nagkipag-away na ba tayo sa mga misis natin? Ako, meron. Ah, meron ka. Mm-hmm. Sige. Ako yung ano. Madalas pag-awayan, ha? Madalas. Uh-huh. Madalas ito. Madalas habang ako'y nagdadrive. Ah. Pag nagdadrive ako, talaga napapaaway siya sa akin.
Yeah. Kasi ayaw niya na yung the way I drive. Medyo minsan daw eh kinakabahan siya. Dati nakakatulog siya. Lumalakas ang faith niya pag nagdadrive. Lumalakas ang faith niya pag ako nagdadrive. Right. Kaming dalawa ni Sir Bess, yung paglalaba. Mm-hmm. Pinag-aawayan niya. Yes. Kasi sabi ko, ako na maglalaba. Uh-huh. Sabi niya, pag good ka, wag na. Uh-huh. Ako na maganda pag-aaway yun. Oh, sabi ko, hindi ako. Kasi enjoy na talagang maglaba. Yeah. Na at least makapagpahinga siya. Pero yun, lagi namin, almost every time na may gagawin ako, mm-hmm, sabi ni Sir Bess, gawin mo na yon, ako na maglaba. Next, brother, okay, Roger. Kinakatwagan talaga. Pero sa'yo. Sabi ng producer. Okay. Sa akin. Sa'yo. Yung ano, yung siguro yung pagkakalimutin ko. Pinagawa niyo yun. Ano yung dad na napala? Hindi kasi. Kasi minsan may sinasabi ako na, oh, sige, sa ganitong araw, ilalakad tayo, lalabas tayo, ilalabas nalimutan kita. Mo. Nalimutan. Hindi naman sa nalimutan, biglang may pumapasok na, hindi ko naalala yun. So pagka may pumasok na ibang gawain, talagang dapat kang awayin. Ako naman, para mabilis tayo. Dapat ka talagang may katwiran. Dapat awayin talaga. Talagang dapat kang inaaway. Okay, for all uli, gaano po katagal kayo mag-quiet time? Nagawa po ba ninyo ito araw-araw? Yan. Ako po ay almost every day, kasi may prayer room na nga doon sa church. Mm-hmm. Pagising ko sa umaga, magbubukas ako ng pinto, punta man ako sa prayer room. Mm-hmm. At least mga few minutes lang naman. Pero ang madalas lang ito ay pagpupunta sa prayer mountain, medyo matagal yun, hours yun. Ano? Mm-hmm. Yun lang. Uh-huh. Ako ano eh, sa, kasi sa bahay si Mrs., pagka nakuna siya nag-quiet time doon sa loob ng kwarto, uh-huh, ako kadalasan before, sa opisina bago mag-start kasi meron akong ano eh, meron akong parang to, daily bread na ano, tsaka Bible sa opisina before I start the day. Right. Siguro mga ano, mga 5-10 minutes. Yes. Ako ano, hindi ako specifically quiet time, pero may, siyempre sa umaga at sa gabi meron. Yes, pero yung halimbawa nasa bus ako nagpe-pray. Yes, anytime. Quiet time yun eh. Nata-traffic ako, nagpe-pray ako. Right. May naalala akong dapat ipanalangin na nagpapa-pray sa akin. Pinagpe-pray ko. Buo tayo ng pang-individual, Brother Roger. Sama? Okay, right. Sige. Brother Roger. Sige. May secular work po ba kayo? What do you do? Yes, oo. Actually, I'm working with the government. Merong isang agency sa amin ng gobyerno sa Muñoz, Nueva Ecija, which is called Muñoz Water District. Ako po ang general manager sa Muñoz Water District. Yes. I operate a system na nagsusupply ng potable water supply sa buong bayan ng Science City of Muñoz. Yeah. Okay, Brother Mel. Brother Mel, bakit po parang hindi kayo comfortable o comfortable kung tinatawag kayong pastor? Yun, sabi nga, dapat for all na lang eh. Well, ang tutubo niyan ay noong 1971 ay alam ko ang tawag talaga sa mga ministers ay brother. And then, looking at my Bible, nakita ko rin na talagang mas maganda talagang magkakapatid lang ang turingan natin. At ang pastor sa Bible natin, actually, are the elders of the church. Ngayon, kung tatawagin akong pastor, it's okay kasi ako rin naman kasama sa pangangalaga ng tupa. Pero kung akong tatanungin, I would rather ask you to just call me Brother Mel. Kasi parang gusto ko pantay-pantay lang tayo. Wala parang ang tas-tas ng ano. Just call me brother at magkapatid tayo, pantay-pantay tayo, ang pakirandam ko. Hindi ako mataas sa'yo. Ganun lang. Kaya hindi ako masyadong komportable. Thank you, Pastor. Okay. Ito naman sa akin. Ano? Okay. Totoo po bang tumutulong kayo sa gawaing bahay? Ah, mali. Mali ang... Ay, mali ang tanong. Mali ang tanong na ito. Oh, yeah, right. Hindi ako ang tumutulong. Ako ang gumagawa talaga. hindi po ba sayang ang oras ninyo na sana ay ginugugol ninyo lang sa ministry work? Okay. Ako talagang gumagawa po ako. Naguhugas? Nakita nga kita. Naguhugas ng pinggan? Lahat. Asin, lahat. Oh, talaga. I want... Pag medyo may konting kalat, talagang medyo mitikuloso ako. Ako ang maingay sa bahay pag medyo, ano, pasag merong hindi maayos. Ano? Yeah, hindi ko sinasabing ang kasambahay ko ay hindi. Pero talagang ako yung number one doon. At ngayon, tanong dito, kasi sa akin, masaya ako pag malinis eh, maayos eh. Yes, of ano? Course. Hindi po ba sayang oras ninyo? Una, hindi eh. Kasi una, pag may nakakita ng tao na maayos ang bahay mo, reflection yun. Ha? Sabi nga,
maayos itong tagapangaral na ito, yes, no? Yung sabi nga ay cleanliness is next to godliness. Pag napapasaya ko yung pamilya ko, nabibigyan ko sila ng katuwaan sa pamagitan ng paglilinis ng bahay at pag-aayos ng maayos. Pala yung ministry yun eh. Yung kaayusan ng bahay eh. It's a ministry na napapaligaya mo ang mga kasambahay mo na maayos ang tinitira. Okay. Yeah. Totoo ito. So, I guess nasagot naman lang maayos. Eh, tsaka yung sinasabi ng truthfulness, ano? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa inyong hindi ko alam kung gusto niyo mga katanong ang mga sagot namin sa katanong ito. Pero nabigla po kami. Nabigla kami. At kakaiba. Nagpapaalam na po kami. Salamat po sa inyong pag-subaybay sa programang ito. Bagamat marami ang napuyat at marami ang hindi ko masyadong nakakatulog ng mahaba, narito po kayo, nakasama namin kayo sa unang araw ng 2011. So sana po naging maging manigo ang bagong taon natin. Yes. Masagana. And Happy New Year po. Harapin po nating positibo ang susunod na taon. Amen. Of course, with God with us, lahat po ay magiging matagumpay sa kanyang harapan. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year.